O, ang isa naman, number two, ito yung pinakagusto ko. Ipagpatuloy ang isang bagay na nakasanayan. Nakuha natin. Diba? Ibig sabihin, nung sa panahon na tinanggap ko si Jesus bilang iyong Panginoon at sariling tagapagligtas, ipagpatuloy mo yun. Yung iba kasi humihinto. No? So, mas mainap ito number two na translation na nakuha ko. Amen? So, mamaya balikan natin itong dalawang kahulugan na ito, no? Sa Biblia, amen? Ang isang bagay o one thing, sabi nga natin one thing. One thing. Sa Tagalog, isang bagay. Ang tinutukoy ng Biblia na isang bagay o one thing ay isang napakahalagang bagay. Sabi mo sa katabi mo, mahalagang bagay. Mahalagang bagay. Amen? Isang napakahalagang bagay. Ibig sabihin, isang bagay na napaka-importante sa atin. Amen? Ang tanong, ano ang isang bagay na mahalaga sa iyo? Sige nga. Ano ang isang bagay na mahalaga sa iyo? Bagay? Oh, yung bang hindi ka mabuhay nang wala yon? Cellphone. Oh, pwede. Very good, no? Pero yung bang pagising mo parang yung alam mo yung nasa sistema mo na? Ano? Yung matigas na sarado. Oh, yung mga iba parang pagising nila, ito nila yung gustong gawin nila. Yun ang mahalaga sa kanila. Are you here? Amen. Ano ang isang bagay na mahalaga sa iyo? Yung iba, asawa. Ha? Kaya pag nawala ng asawa, yung iba nagpapakamatay. Hindi totoo ito. Marami akong nariringga na hiniwalay ng asawa, ay ng babae o ng lalaki, nagpakamatay na din siya. Okay? Kasi mahalaga sa kanya yun, nawala sa kanya yung mahalagang bagay sa buhay niya. Kaya nga nung nakaraang linggo, kung maalala ninyo, nabanggit ko dito na dapat number one si Lord. Amen. Sabi mo sa katabi mo, dapat number one si Lord. Bakit? Kasi kung nawala yung number two, hindi ka ma-discourage. Kaya ang number one mo nandyan pa man. Hindi nawala. Kaya nga sa mag-asawa, huwag niyong gawing number one ng asawa mo o sabi mo, Ace, hindi pala ikaw number one. Si Lord. Sabi mo rin, San, pawian mo siya, San. Sino number one natin si Lord? Alanganin si Ace. Diba, sa mag-asawa, ang number one, hindi yung asawa mo. Amen. Si Lord. Dahil kung mawala yung number two, number three, sabi mo, number two ka lang, San. Kasi ang number one natin, si Lord. Si Lord talaga. Are you here? Amen. Kasi kung ang number two ay mawala sa atin, hindi ko naman sinasabing mawala yung asawa natin, no? Ibig sabihin lang, ang buhay mo tatakbo pa rin. Kasi ang number one mo nandyan. Amen. Yan yung missing link ng buhay mo, si Jesus. Ang Panginoon, are you here? Yung mga nandyan. Ha, naintindi po ba natin yon? Ang iba naman yung anak. Mayroon akong kilala, hindi talaga siya magsimba. Kaya matakot siya, mga anak niya pag-uwi, walang makain. Hanggang sa yung mga anak niya, ang lalaki na, may mga balbas na. Sasabihin niya, ay, walang pagkain yung anak ko pag umuwi, galing sa trabaho. Ha, sabi ko, marunong na yan, di ba? Yung mga anak mo, pag may pera na yan, doon na kumakain sa labas. Ha? Masyado marinig ang boses dito, mga bata. Okay? So, isa pa. Maganda itong pag-uusapan natin kayo, bawal ang ma-distract tayo, no? Kasi hindi natin maiparating yung nais ng Diyos sa atin ngayong umaga. Amen? Kung hindi naman anak, negosyo. Yung iba, hindi nagsisimba dahil gusto nila magtinda pa din. Nakilala ba kayong ganyan? Sayang kasi ang benta kapag linggo dahil mas maraming tao pag linggo. Nakukuha natin yon. Mahalaga kasi sa kanila yun eh. Yung iba, trabaho. Trabaho ng trabaho. Yung iba naman, ang mahalaga sa kanilang kagandahan. No, maalala ko yung isang artista na si Lorna Tolentino. Dahil artista daw sila, sa pera nila, may budget talaga sila magpaganda. Kasi mahalaga yung beauty nila. Kaya kung hindi sila maganda, hindi sila pwede maging artista. Although marami na naman tayong kilalang artista na hindi naman mga wala man, hindi naman kagwapo ng kagandaan. Pero pag gusto mong kumita talaga ng malaki, bida ka, kailangan may tsura ka talaga. Are you here? Minsan naman, ang mahalaga sa ibang kaibigan,
paano natin ito masasabi na kasama ito sa dilista ko? Kasi, minsan, pag may mag-invite sa'yo, wag ka muna magsimba. Attend ka muna sa, mag-beach muna tayo. Kasi minsan lang tayo magkita-kita mga batches natin sa, alam mo yun, sa batch natin sa, ano, sa pag-aaral, sa school, tama? No? So parang, ay, mahalaga ang kaibigan ko, kaya minsan di ka magsimba dahil sa kaibigan mo. Amen. Naintindihan po natin, then pamilya. No? Minsan yung pamilya mo ang hadlang na hindi ka makapagsimba. Are you here? Amen. Tapos, ang tanong ko na saan si Lord sa mahalaga sa buhay mo? Amen? Nasaan ang Diyos? Bakit? Actually, lahat naman tayo may takot sa Diyos eh. Pero malalaman mo talaga ang priorities ng isang tao sa pamamagitan ng lifestyle niya. At sa pamamagitan ng kanyang araw-araw na pumumuhay. Diba? Tayo mga nanay. No? Kapag gising natin, hindi mo na natin naisipang magdasal siguro kasi iniisip natin, naku, aalis na mga anak ko pamuntang school, aalis ng asawa ko, kailangan magluto na ako. Meron ako isang kaibigan. Ganyan ang buhay niya araw-araw, magluto, maghugas ng pinggan, maglinis. Pero nung na-born again siya, no? Nilagay niya talaga sa sistema niya ang Diyos. Ibig sabihin sa sistema niya, nilagay niya ang Diyos sa kanyang activities araw-araw. Alam mo, anong oras siya nagigising? Alas 3 ng madaling araw para lang makapag-pray. Tanong ko sa kanya, bakit ganun kaaga? Ay kung pag once na mag-hit na ang oras ng 5 o'clock, hindi na ako makapagdasal at makapagbasa ng Bible. Bakit? Ang dami-dami ko na nakikitang trabaho. Gigising na ang isa kong anak, gigising isa kong anak. Alam nga, di mo asikasuhin sa school yun. Eh, yung oras nila sa school, hindi mo pwede sabihin na, saka na anak ha, kay magdasal pa ako. Are you here? Amen. Tapos, yung asawa naman daw niya, ang aga-aga gumigising kasi kailan umalis ng alas 4 o alas 5 para hindi matraffic sa, alam naman sa Manila, di ba? Matraffic doon. So, kung alas 7, alas 7, ang pasok mo. Alas 5 pala sa bahay ka na, aalis ka na sa bahay niyo kasi pag umabot ng 6 o'clock, grabe ng traffic. Yung iba nga, 4 o'clock, sila na iniintay pa nila ang guard na dumating. Kasi pag once na maling sila ng alis, hindi na sila makakapasok na on time dahil sa traffic. Nasusundan natin to? Amen. Amen. Pangalawang katanungan, ano ang isang bagay na binibigyan mo ng mas prioridad sa buhay mo? Ha? Ito yung mga tanong na pwede nyo pag-nilay-nilayan, i-reflect sa buhay nyo. Pag-uwi nyo, ano nga ba? Pag habang kayo nakaupo dyan, ano nga ba ang priority ko sa buhay? Amen? Kasi ang priority ng Diyos, ikaw. Amen? Pero tayo, sino ang priority natin? No? Kung papipiliin ka ng dalawang bagay, alin ang pipiliin mo? Minsan, pinapipili ka ng asawa mo. Ano ang piliin mo? Ako, mga anak mo. Diba? Yung iba, anak ang pinipili. Oo, anak. Pero dapat hindi. Piliin mo kasi hindi magiging buong pamilya mo. Okay? So, makikilala yan sa mga choices. Are you here? Amen. Makikilala sa choices natin yan. Anong gusto mo? Magsimba ka, mag-beach? Yan yung kasama namin sa bahay. Wala na sila dito. Pag mayroong mga affair doon sa Esperanza, pag sinabi na, oh, mag-beach na yung bukas, ha? Yung iba, sila Melissa, nag-uwi anak kay Linggo. Pero siya, ay, dito lang muna kami. Ha, di ba may church kayo? Eh, minsan lang kami imbitahin. Yung nakikita na kung anong klaseng choice meron. Tapo mo? Choice. So, kung yun, kung ikaw nanay ka, ang choice mo ay mahina, makikita lang ng mga anak yun, ay, ganito pala, pwede pala ito kasi ito ang pinili ni mama. Are you here? Kaya mahalaga po ang mga action natin, lalo na pag nakatingin sa atin ang mga anak natin. Nasusundan po ba natin yun? Amen. So, anong pipiliin mo? Mag-abroad ka ba para sa pamilya? O, ah, dito na lang ako mag-work para makasama ko lang ang pamilya ko. So, ito naman ay nakadepende lang din yun kasi kung ang
ang pagpunta mo sa abroad ay makapagbigay naman ng ginhawa sa inyong pamilya, pwede yun. Basta na pag-uusapan lang ninyo sa isang pamilya. Amen? Amen. Okay? Ano ang choice mo? BF? GF o pag-aaral? Oh, yung iba, uma-absent para lang makapag-date sa... Oh, praise the Lord. Sino sumagot yan ng pag-aaral? Pa, si Raven. Sabi, ano ang pipiliin mo? Boyfriend, girlfriend o pag-aaral? Ang tunog-tunog ng sagot ng pag-aaral. Dalhin mo yan ha, kung maglaki ka ha. O Ben, I watch you. Kasi alam mo, marami mga kabataan na uma-absent para lang makipag-date. Na hindi nila alam, pwede naman sila makipag-date pagkatapos ng pag-aaral. Amen. Tama. Kasi kung pwede ka makipag-kwentuhan sa girlfriend mo kahit 30 minutes. O, di, tapos may text, lalo na ngayon, may text pa. May messenger pa. Ano ba gusto ng bata ngayon? Gusto ng kakaiba, no? Experiment. So, nakadepende sa choice mo, no? Amen? Ikaw, tanong mo katabi mo, ano ang one thing mo? Anong one thing mo ba? Ano importante sa'yo? Anong gusto mo? Ha? Hindi nagtanong ko ngayon na iiwan ko sa'yo. Amen? Magkapanood na actually, ang gusto si, itong pagtuto, itong ituturo ko ngayong umaga ay series po ito. Kaya next time, huwag kayong umabsent kasi series po ito. Actually, nag-start na ko last week eh. No series nung yung gana natin sa pagkain spiritual. At ngayon, yung, ano is yung pamagat natin is pursue the one thing. Ibig sabihin, habulin mo o ipagpatuloy ang isang naumpisahan na. Amen? Amen. Amen. So, ano ang one thing mo? Ha? Tinanong mo naman kapit. Anong one thing mo? Anong one thing mo? Anong gusto mo? Tapos ang pag-aaral. So, nabanggit na natin yung mga wanting natin, ha? Okay? Sa Biblia, no? Ang wanting or isang bagay na tinutukoy sa Biblia ay isang napakahalaga. At ito ay ang relasyon natin sa Diyos. Amen. Are you here? Amen. Okay? Tandaan natin, ang buhay natin ay hindi nagtatapos sa mga pag-aaral natin. Hindi rin nagtatapos sa pag-asawa mo. Hindi nagtatapos sa pagkain natin ng masarap. Hindi nagtatapos ang buhay natin sa mga bagay-bagay na ito. Kahit sobrang importante pa yan, kahit asawa mo pa, importante ng asawa, importante ang mga anak, kahit importante pa yung mga bagay na yan, ang buhay natin ay hindi nagtatapos doon. Dapat magtapos talaga lagi sa Panginoon. Kasi amen. Yung puwang na nilikha ng Diyos sa atin, na naalala niyo yung puwang, na blanco sa buhay natin, sinadyang nilikha ng Diyos yun para magkaroon tayo lagi ng hunger, longing for God. Ang iba, yung hunger and longing nila, dinadivert nila sa kailan, mag-enjoy ako, marami akong pera, no? Mag-girlfriend ako, mag-asawa ako ng ilang babae, magpunta ako sa ibang bansa, magliwaliw ako, o magbigay ako sa lahat ng relihiyon. Akala nila, yun ang nakakapagtakip ng blanco sa buhay nila. Pero hindi po yan. Because that blank that God created in us originally, only God can fill that up. Are you here? Bakit siyang humunga? Nini? Siyang lumika niya. Kaya yan sinadya ng Diyos na nilika niya yan sa buhay natin para wala tayong hinto sa paghanap sa Kanya. At blanco na yan, walang kabusugan yan. Are you here? Di ba? Pag nabusog ka sa spiritual na bagay, nasusuka ka pag sobrang kain mo. Pero sa... I'm sorry, mali yung sinabi ko. Pag physical na bagay na... I'm sorry. Pag physical na bagay, pag sobra ang kain mo, kahit gusto mo pang kumain, yung tiyan mo ayaw na, ay nasusuka ka. Pero sa spiritual na pagkain, the more na i-expose mo ang sarili mo sa salita ng Diyos, the more na expose mo ang sarili mo sa gawain ng Panginoon, lalo kang bitin. Lalo kang nauuhaw. Lalo pang gusto mo pa. Bakit? Kasi yan ang design ng Diyos sa atin. Nasusundan natin yun? Amen. Kapag once na naramdaman mo na parang wala ka ng ganang magdasal, wala ka ng ganang magpunta sa church, nakakatakot na yun. Bakit? Isa ng sintomas yun
na unti-unti ka nang nawawala sa, na unti-unti nang nawawala sa sistema mo ang Panginoon. At yun ang nakakatakot, sabi nga ng Hebrews, it is a fearful thing to fall from the hands of God. Nakakatakot po na makababagsak ka, I mean, mawala ka sa kamay ng Panginoon. Kasi kapag mawala ka sa kamay ng Panginoon, lalo ang lalo pa lalo kang prone to the work of the enemy. At alam naman natin sino ang kaaway natin. Amen, the devil. Amen. So tingnan natin ang buhay ng mga iilang karakter sa Biblia. Yung iba kilala niyo, no? Actually kilala natin sila. So hindi natin 'to madi-discuss lahat, kaya gagawin nating series. Number one, ang gusto kong i-discuss si David. Sino ang kilala kay Haring David? Ha? Amen. Si David, amen? Si Haring David. Bahay ng sa, meron siyang sinulat. Kung alam niyo yung Book of Psalms, halos lahat ng chapters doon siya ang nagsulat. Bakit? Sulat niya yun ng pagpapahiwatig at pag-express ng pagpapahiwatig.